Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga ka-PHW dyan na nakatutok sa atin all around the world via Facebook Live, DZRH YouTube channel at syempre sa ating cable channels. Welcome sa programang magbibigay ng kaalaman kung paano magkakaroon ng maganda at malusog na pangangatawan. Ito ang Pinoy Health and Wellness. Ako ang inyong mga kasama sa pagtalakay sa mga sakit at lunas sa iba't ibang karamdaman at syempre sa pagbibigay na rin ng tips para ma-achieve ang healthy bodies, healthy living, ika nga nila. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang autism. Ano nga ba ito at paano nga ba nagkakaroon ng autism ang isang tao? Yan at marami pang iba ang ating tatalakayin kasama si Dr. Roselly Magpantay. Si Dr. Roselly Magpantay ay isang psychologist sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Nagtapos siya ng kanyang master's at doctorate degree sa UST Clinical Psychology. Board member din siya ng Psychological Association of the Philippines at part-time faculty member sa De La Salle University Department of Psychology. Magandang araw po. Magandang araw. Yes, at ang topic natin ngayon ay autism. Ano po ba ito? Ang autism ay isa sa mga neurocognitive disorders na common sa mga bata. Mm-hmm. Ma-observe natin ang autism as early as 2 years old. Mm-hmm. Ang basic na symptoms ng autism is impairment ng kanilang social functioning. Mm-hmm. Kumbaga sa layman's term, nakikita or tinatawag natin ito ng mga bata na may sariling mundo. Mm-hmm. Pero di ba, Doc, normal lang sa mga bata na somehow parang medyo iba yung way of thinking nila compared dun sa, lalo na 3 years old pa lang ito eh. Medyo hindi pa siya sensitive sa mga nangyayari. How will you determine? Kulang, poor eyesight, no? Observe natin yung social interaction ng autism. Madali kasi silang ma-engross sa isang bagay. Pag may nakita sila, nilago nila, parang nag-zoom out yung mga tao sa paligid. That's one. They just focus on one thing and then zoom out other things. And then they have a poor eye contact. They don't stay connected to you or hindi ka nila titingnan sa mata pag kakausapin mo sila. Madbili silang nagda-divert ng paningin. Then, hirap din silang makipag-usap. Yung ibang autistic to the point na late yung kanilang language development. May delay sila. 6 years old, di pa nagsasalita. Kung magsasalita, sounds like. Mm-hmm. And may mga echolalia. Yung pag kinamusa mo, mag-uulitin nila yung sinasabi mo. Okay? Mm-hmm. Ang other symptoms pa na ma-observe mo sa autism is meron silang odd behavior or routine patterns. Mm-hmm. Paulit-ulit na mannerism na ginagawa. Yung iba naman, aside dun sa mannerism, highly sensitive sila sa extrasensory. Mm-hmm. Like, may fear sila sa hangin, may fear sila, sensitive sila sa ganitong smell. Kaya yung iba, very picky or mapili sa pagkain, ganon. Mm-hmm. Yung routines, importante. Mm-hmm. Pag na-break mo yon, nagtatantrum sila. Dok, hirap bang mag-focus ang isang batang autistic? No, they have a very high focus. Mm-hmm. Compared dun sa ADHD or attention deficit na may impairment talaga sa attention. Mm-hmm. Ang autism, they have a very strong focus. Mm-hmm. Yun nga yung focus nila, singular. Mm-hmm. Now, pagka may nagustuhan na sila, hindi mo na sila madi-distract doon sa kanilang focus. So, malaki yung tendency na magagaling yung mga ganitong klaseng bata. Walang problem sa intellectual capacity ang autism. Meron nga tayong tinatawag na Asperger. Mm-hmm. Sila yung mga highly functional autistic. They can go to the mainstream. Ibig sabihin ng mainstream, nakakasabay sila sa regular school or regular student. Iba lang talaga sila ng social function, hirap sila makipagkaibigan, parang pag nagsalita sila, highly mature, hindi sila yung regular na bata na naglalaro lang, no? So, meron. Okay, hindi, walang problem ang autistic in terms of intellectual capacity. Mm-hmm. At Doc, madalas na pagka-compare yung autism sa Down syndrome, ano po ba yung difference nila?
Ang Down syndrome naman is also medical condition na normally nakikita sa bata. Mm-hmm. Meron silang extra chromosomes. Mm-hmm. Pinatawag natin chromosomes 21 mm-hmm. na genetic. Autism din kasi is genetic, pero ito highly genetic. Mm-hmm. Normally, ang Down syndrome, may mental disability sila. Mm-hmm. Okay? Mild to moderate. At an average, ang IQ nila ay 50. So, mababa compared sa normal. Unlike yung autism, yung IQ nila normal. Normal. Okay. Yung iba, highly intellectuals pa nga yung mga Asperger. So, walang problem talaga sila sa intellectual capacity. Yung social skills ang highly impaired. Mm-hmm. Kasi may highly functional. Ang mental retardations na ay common mostly sa Down syndrome. Mm-hmm. Doc, ano po ba yung mga cause aside sa genetic? Yun lang po ba talaga yung cause kung bakit nagiging autistic ang isang tao? Yes, it's all related to genetic. Although may konting social, pero when you look at the symptoms kasi, no, ano siya genetically predisposed. Ibig sabihin, yung possibility ng genes na nakukuha sa magulang. Mm-hmm. How about yung katulad nung natanong ko dun sa ibang mga sakit na pagka nagpaplano yung isang pregnant woman na magpa-abort tapos hindi natuloy, tapos can it cause autism? Base sa aming study, hindi dahil pina-abort. Mm-hmm. No, wala pa kaming matibay na evidence na mag-show na social-cultural yung ganong sitwasyon. Baka pagka hindi na, pag na-abort, tapos hindi natuloy, I think more on sa physical deformities sa bata. Mm-hmm. Hindi dahil sa autism. Mm-hmm. Okay. Doc, meron po bang mga test para malaman kung autistic ang isang tao? Maraming neurodevelopmental test na binibigay. Normally, ang mga developmental pediatrician, sila ang nakaka-detect ng mas maaga doon sa milestone if yung bata may impairment siya sa ganitong condition. Mm-hmm. And then later on din, ini-evaluate din ng autism ng psychologist, yung iba naman, mga SPED teachers na trained. Dahil syempre papasok sila sa school, kailangan i-determine yung kanilang intellectual or educational needs. Mm-hmm. Doc, sino po ba so far yung mga, kasi medyo pag narinig natin yung autism or autistic yung tao, medyo negative agad yung social stigma natin. Ano? Meron po ba mga famous na tao na may autism? Maraming meron kasing mga kilala. I'm not sure sa Philippines. Mm-hmm. No? May mga international people na kilala because of their autism tendency. Mm-hmm. Merong tinatawag kaming idiot savant. Mm-hmm. No? They are highly skilled, like yung iba, painters, magaling sila sa instrument. Yung kanilang skill is like a genius. Mm-hmm. Pero may impairment din sila. Mm-hmm. So either yung iba doon, nagpo-fall yung idiot savant, yung iba diagnosed with autism with highly specialized skill. Yung iba naman, Down syndrome with highly specialized skill. Mm-hmm. So, hindi agad negatibo porket autistic ang isang tao. In fact, meron pa siyang mas magandang pwedeng magawa compare sa normal. Yes. At the same time, yung impairment kasi karamihan ng autism is more on socialization. Mm-hmm. Kung nadadiagnose siya ng mas maaga, lalo na kung milder form, nakakapag-develop sila ng better social skills, pro-social behavior. Para pag hinalo mo sila sa regular schooling or sa ibang bata, later on, mas nagiging adaptable sila. Although, syempre, dahil meron silang special needs, mababa ang tolerance niyan sa stress, yung pag hindi nasunod yung routines, yung tantrums nila, yung agitations nila, yung inflexibility, it's still there. Mm-hmm. Pero on the level of functioning, mas manageable, no? Basta maagang nabigyan ng intervention at very supportive at educated ang family to handle or to
assess the diagnosed child, posibleng mas maging maayos yung quality ng life. Mm-hmm. Sabi nyo kanina, Doc, mga around 3 years old, doon na nakikita yung kung autistic yung isang bata. Pag later years ba, pwedeng ma-delay yung paglabas ng ganitong disorder? Yes, mayroon ng soft signs na makikita. Kumbaga, ma-observe ka ng simple delay. Pero up to 7 years old, mas nagiging concrete yung diagnosis. Mm-hmm. Pag mga developmental disorders like autism, ADHD, ganon. Mm. Yung Down syndrome kasi madali mo nang makita, may features na sila. Pero ito, mas nagiging intensified, mas nagiging accurate yung diagnosis when they reach 7 years old. Mm-hmm. Dok, paano ba tayo dapat maki-interact sa mga taong may autism? Of course, kailangan natin ng, kailangan they familiar sila sa'yo. Lagi ka nilang nakikita. Kasi ano sila, uncomfortable sila with strangers. So that's one. Of course, you can use simple words. Yung mga conversation na short commands like sit down, ganun. Tapos you can also touch them na in their bodies na hindi sila feel threatened. So maraming means to communicate with autism. And you can also play with them kasi they have their own engrossment, no? Pagka nagustuhan nilang maglaro, you can. As long as nakita mo na ready yung bata kasi meron talagang autistic na hindi niya kayang mag-involve ng ibang tao. Ganun siya ka exclusive, no? Yung pattern ng behavior niya is very limited. Mm-hmm. Dok, meron po bang gamot sa autism? Yes, they are handled by medical doctors then. Mm-hmm. They are given medication. Of course, therapy is also important. Pero yung and then mismong, social function. Yung mismong pagiging autistic nila, hindi na matatanggal yun? Hindi na. Namo-modify lang siya and then natutuwan lang sila ng pro-social behavior. Mm-hmm. How about kapag ka medyo matanda-tanda na yung nakakasama mong may autism, paano ka makiki-interact sa kanya? I think by that time, kung natutukan sila ng mas mabuti, may mga pro-social behavior na sila, actually, they can communicate. They even know how to take care of themselves. Kasi isa yun sa bagay na natututunan nila sa therapy, yung self-care. Mm-hmm. They can still communicate. It's just that may mga times or periods sila na madalas, they wanna be alone. Mm-hmm. Basta yung familiar people, like yung magulang, kapatid, comfortable sila doon. Mm-hmm. And Doc, gaano ka-importante yung pamilya para sa isang autistic person? Malaki yung importance ng family because of, I say, depende din sa diagnosis, they need closer supervision. Mm-hmm. So, if the family is supportive, mas nagiging normal yung dynamics nila sa bahay. Mm-hmm. And of course, yung mga needs nila na hindi nila kayang gawin, nasa supplement ng family. Mm-hmm. And so far ngayon, meron pa rin tayong social stigma when it comes to autism na parang negatibo agad. How can we break the social stigma? Ang autism naman, just like any neurodevelopmental disorder, they can be treated. And yung mga lacking na deficit nila, mm-hmm. pwede din siyang makompensate ng therapy or rehab, whatever psychosocial needs na pwede nilang makuha. So in that sense, they are real people. And then they are very talented and they are very focused on what they're doing. Sa ibang bansa, yung mga autism and even Down syndrome, from what I know, they can still land a job. No. On the level na meron talaga silang specific skill kasi very trainable. The only challenge for them is social relationship. Mm-hmm. Kung bibigyan sila ng opportunity, they can function normally mm-hmm. with the life and then matutunan nila yung basic life skills. Mm-hmm. Can they also have their own family? Of course, lalo yung highly functional. Mm-hmm. Wala namang problem sa relational aspect in a sense na aware yung person, no? Mm-hmm. Kung mild form. Mm-hmm.
Tsaka, pwede din naman silang magkaroon ng baby later on. Di naman affected ang reproductive system. At saka kaya naman nilang magmahal and mag-show ng emotion. Yes, they're very sensitive actually to emotions. So, pwede yung mga milder form ng autism. Kasi nga, over time, if they gain the skills, life skill, pwede silang mamuhay or maging functional na adaptive sa society. Doc, when it comes to social awareness, meron na ba tayo niyan dito sa Pilipinas? I think we have organizations ng autism society who's really pushing advocacy for educating the public. Tsaka importante din. Kasi nga, katulad nga nung kanina ko pa sinasabi, talagang may negative effect to eh. Lalo na kapag nag-aasaran sa magtutropa, di ba? Pagka ano sabihin, ay, autistic ka, ganyan-ganyan. So, meron agad negative connotation sa kanila yung word na autistic. Well, in fact, hindi naman pala talaga ganun yung isang taong may autism. Yes. Ayan. Okay, para sa mga nanonood sa atin dyan na may mga kamag-anak, at the same time, kung kayo mismo, medyo ang feel nyo na may ganito kayong klaseng sakit, Doc, ano po ang may papayo nyo sa kanila? Sa mga magulang, lalo na sa mga bata pa yung mga anak, have it checked ng developmental pediatrician or psychologist para maagapan, kasi mas maganda kung ma-diagnose sila ng early, mabigyan ng proper intervention, like kung yung kanilang language skills is affected or yung social skills. Maraming paraan para sila matulungan and maka-adapt sila dun sa kanilang condition at mailagay sila sa regular mainstream. And saan po sila pwedeng magpa-check? Pwede kayong magpunta sa clinic sa St. Luke's, Quezon City, CHBC 912, or tumawag sa 723-0301, local 2912. Ayan, maraming salamat po, Dr. Roselle, magpantay sa iyong oras. At syempre, I'm sure marami pong natutunan yung ating mga viewers ngayon tungkol sa autism. At sana po ay maanyayahan pa po namin kayo sa iba naming mga episodes dito sa Pinoy Health and Wellness. Kung sa mga nanonood po sa atin dyan, kung may mga questions pa po kayo tungkol sa tinalakay nating topic ngayong araw, feel free lang po na mag-comment sa aming Facebook page. Ilagay lang ang hashtag autism. Dito lang yan sa programang magbibigay ng kaalaman kung paano mapapanatili tiling malusog ang ating katawan. Ito ang Pinoy Health and Wellness. Ako ang inyong nakasama, Sheila Edubas. Magandang araw, Pilipinas!